start na. Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Judita A. Lugo. Ngayon po guys, pag-uusapan natin ang tungkol po sa US visa packet. So guys, marami pong natatanong sa akin kung ilang days ba daw makukuha yung US visa simula pagkatapos ng interview mo kung approve ka. So ang sa akin guys, na-interview po ako sa US Embassy noong October 18, 2018. Tapos natanggap ko po yung visa ko noong October 26, 2018. So bali 8 days siya bago ko natanggap yung US visa packet ko. Paalala guys, kapag natanggap mo yung US visa packet mo, yung yellow envelope, huwag na huwag nyo yang sirain. Huwag nyo talagang kahit konting punit. At saka guys, do not attempt na i-open nyo yung yellow envelope. Kasi yung passport natin guys, nasa labas yan ng yellow envelope. So, nakasealed po yan. Tapos, nandun po yung passport mo at saka nakasulat yung warning. Pagkatapos, binukod po yung yellow niya na nakasealed din. So, huwag na huwag nyo talaga siyang i-open. Kasi kapag i-open nyo yan or mapunit yan, big trouble talaga sa inyo yan. Katulad ng nangyari sa akin, hindi ko po siya in-open, never ko pong in-attempt na i-open ko siya. Pero ang nangyari sa US packet visa ko, natanggap ko na po siya sa tugo, napunit na po siya. So, hindi ko po kasalanan na napunit siya, pero alam kong hindi din yung sinadya kasi alam naman natin na Manila to Mindanao malayo. So, syempre envelope lang yan. So, syempre sa dami na ng mga nilagay nila doon, nagpatong-patong na. So, posible talaga siyang masira. Tapos guys, nung nag-interview ako, nung nag-attend ako sa seminar sa CFO Davao, syempre dalhin mo yung packet visa mo. Nung nakita ni ma'am yung packet visa ko na may punit na, sabi niya, naku, hindi talaga to pwede sa port of entry. Kasi, hindi ka pa aalisin sa destination mo kung yung visa na ipakita mo sa port of entry mo ay may punit na. Kasi, sasabihin nila yan na binuksan mo yung US visa packet mo. Halimbawa sa akin, yung port entry ko, Portland, kasi sa Oregon ako. So, ang yung US visa packet kasi, titignan yan kapag darating na tayo sa port of entry. So, namumblima na naman ako kasi yung ticket ko talaga na nabook ko papuntang Manila is November 16 kasi flight ko po papuntang Amerika, November 17. So, wala akong magagawa guys. Pagkatapos ng seminar ko sa CFO November 5, kinabukasan, November 6, pumunta agad ako ng Manila para talaga ipa-change yung US visa packet ko. So, 'di ba, Mindanao to Manila na naman ako. So, undas pat yung ticket, so expected na medyo mapresyo talaga siya. Tapos guys, nung dumating po ako sa Manila November 6 ng gabi, tapos kinaumaga November 7, pumila po ako sa US Embassy, tapos pinakita ko yung ticket ko na may ticket na ako for US. Tapos, sabi ng guard, pumasok lang daw ako at ipakita ko lang daw yung ticket ko at saka yung packet visa ko na napunit. So, pumunta ako sa dalawang babae na yun po yung magbibigay sa akin ng form kung anong rason kung bakit siya napunit. So, nilagay ko doon na napunit na siya nung natanggap ko sa tugo. So, ayun, pinapasok ako agad doon sa US Embassy, tapos naghintay lang ako ng tawag. Ang bilis guys, mabilis lang ako doon, mga 5 minutes. Sabi ni ma'am sa akin, tinawag yung pangalan ko, tapos sabi niya sa akin, bakit mo inattempt na ipunito? Sabi ko, hindi ko po inattempt ma'am, talagang nasira na po siya nung natanggap ko po siya sa tugo. Parang ayaw niya maniwala guys, wala na akong pakialam bakit. Kung ayaw niya maniwala sa akin kasi ang feeling niya talaga guys, inattempt ko siya na i-open. So, hindi lang ako kumibo, basta importante i-change lang yung envelope ko.
Tapos sabi niya sa akin, o sige, next time ma'am, huwag mo na talaga itong i-attempt na i-open. Sinabi ko lang, okay ma'am, so para mabilis na, ganun. Ayoko nang makipag-away sa kanya. Tapos, nung na-change na yung pocket visa ko, talagang masayang-masaya ako ko. Sabi ko, yes, yes. Tapos, sabi ko, yes, talagang nasolve na yung problem ko. Tapos, ayun, dubling ingat ako kasi anong November 7, kinaumagahan noon, mga November 8, madaling araw, nagpo ako pa uwi ng Bukidnon to spend time with my family. So, ayun po ang nangyari sa aking US visa packet. Paalala talaga guys, sana ingatan nyo para hindi tayo magka-problema. Oh. Yung utak natin, imbis na yung iisipin na lang natin, mag-spend time tayo sa family natin, pero mababawasan ng dahil lang sa visa packet na hindi natin iningatan. So, kaya please guys, please, 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 ingatan nyo talaga yung visa packet ninyo. Maraming salamat guys sa panonood ng aking video at sana guys, meron kayong natutunan sa video na ito. Thank you so much! Bye-bye!